Magandang umaga! Ako si Teacher Luz, ang guro mo ngayon sa Filipino. At ngayon, pag-aaralan mo ang tungkol sa pagtukoy sa gamit ng maliit at malaking letra. Sa araling ito, matututunan mo ang wastong gamit ng maliit at malaking letra. Pagkatapos ng aralin, tutukuyin mo ang wastong gamit ng maliit at malaking letra. Mahalagang malaman mo ang aralin na ito upang mapaunlad ang inyong kakayahan sa pagsulat gamit ang maliit at malaking letra. At upang malaman mo kung kailan gagamitin ang maliit at malaking letra sa pagsulat. Bago natin sisimulan ang aralin na ito, subukin muna natin ang iyong dating kaalaman tungkol sa wastong gamit ng maliit at malaking letra. Sagutin ng tama o mali ang bawat payat. Handa ka na ba? Simulan na natin. Una, ang unang titik sa iyong pangalan ay nagsisimula sa malaking titik. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ang tamang sagot ay tama. Ikalawa, sa pagsulat ng mga buwan at araw, gamitin ang maliit na titik. Ito ba ay tama o mali? Mahusay! Ang tamang sagot ay mali. Dahil ang mga pangalan ng buwan tulad ng Enero, Pebrero, Marso at pangalan ng araw tulad ng Lunes, Martes ay dapat nagsisimula sa malaking titik. Pangatlo, ang pangungusap ay nagsisimula sa malaking titik. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Dapat nagsisimula sa malaking titik ang pangungusap. Kaya, ang tamang sagot ay tama. Kaapat, ang mahalagang salita sa pamagat ay isinulat sa malaking titik. Ito ba ay tama o mali? Ang sagot mo ay tama. Panglima, ang isang di tiyak na pangalan o salita ay nagsisimula sa maliit na titik. Tumpak, ang tamang sagot ay tama. Tama ba lahat ang sagot mo? Sige nga, bilangin mo lahat ang tamang sagot mo. Magaling! Dahil dyan, palakpakan ang sarili. Ngayon, pakinggan ang ilang awitin at pwede kang sumabay sa pag-awit. Tara! Kung ikaw ay masaya, ikaw
samahan mo ako upang sabay tayong matuto tungkol dito. Kailan gagamitin ang malaking litra o digit? Una, sa simula ng pangungusap. Ang unang titik sa pangungusap ay nagsisimula sa malaking titik. Halimbawa, ang bola ay bilog. Bukas ang aking kaarawan. Pangalawa, sa tiyak na pangalan o noun. Ang mga tiyak na ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pook ay nagsisimula sa malaking titik. Halimbawa, Ana, Bantay, o Roqueta City. Ikatlo, sa pamagat ng aklat o palabas. Ang pamagat ng aklat, kwento, o palabas ay ginagamitan ng malaking titik sa bawat mahalagang salita. Halimbawa, landas sa wika at pagbasa, aklat. Going Bulilit, palabas. Ang leon at ang daga, kwento. Kaapat, sa mga buwan at araw. Ang pagsulat sa unang titik ng buwan at araw ay ginagamitan ng malaking titik. Halimbawa, araw, Lunes, Martes, Sabado. Buwan, Enero, Pebrero, Hulyo. Kailan naman gagamitin ang maliit na litra o titik? Una, sa mga salitang hindi tiyak na ngalan. Halimbawa, nanay, lapis, aso, simbahan. Pangalawa, kung hindi ito ang unang salita sa unahan ng pangungusap. Halimbawa, si ate ay mabait. Ngayon, magbibigay ako ng iba pang halimbawa. Makinig at pag-aralang mabuti ang iyong makikita. Sa bawat bilang, tutukuyin ko ang gamit ng malaki at maliit na litra na may salungguhit. Una, ang tatlong magkaibigan. Ito ay pamagat ng pinto, kaya nakasulat sa malaking titik ang ATM. Dahil ito ang mga unang titik sa bawat mahalagang salita na bumubuo sa pamagat ng kwento. Pangalawa, bumasa at sumulat. Nakasulat sa malaking titik ang titik B at S dahil ito ay pamagat ng aklat. Pangatlo, bula at lapis. Nakasulat sa maliit na titik ang titik B at L dahil ito'y di tiyak na pangalan ng gamit. Kaapat, Agosto. Nakasulat sa malaking titik ang titik A dahil ito ay pangalan ng buwan. Ikalima, Pedro. Nakasulat sa malaking titik ang titik P dahil ito ay pangalan ng tao. Tukuyin ang gamit ng malaki at maliit na titik na may salungguhit. Hanapin sa hanay B ang sagot sa hanay A. Hanay A. Una, Mathematics 1. Pangalawa, si nanay ay mabait. Ikatlo, Uzamis. Ikaapat, ang kalesa. Ikalima, papel at lapis. Hanay B. A, hindi tiyak na ngalan. B, pamagat ng aklat. C, pamagat ng kwento. D, tiyak na ngalan ng puok. E, unang titik ng pangungusap.
natin kung ilan ang tamang sagot mo. Ang mga sagot ay una, B, pamagat ng aklat. Ikalawa, E, unang titik ng pangungusap. Ikatlo, D, tiyak na ngalan ng pook. Ikaapat, C, pamagat ng kwento. Kalima, A, hindi tiyak na ngalan. Magaling! Tama lahat ang sagot mo. Tandaan na ang malaking titik ay ginagamit sa unahan ng pangungusap, tiyak na ngalan ng pangalan, pamagat ng aklat, pinto, palabas at sa mga buwan at araw. Samantala, ang maliit na titik ay ginagamit sa hindi tiyak na ngalan at hindi simula ng pangungusap. Ngayon, malinaw na sa iyo ang wastong gamit ng maliit at malaking litra para mas lalong masukat ang iyong kaalaman. Sa paksa natin ngayong araw, sasagutin mo ang isa pang gawain. Tukuyin ang gamit ng malaki at maliit na titik na may kulay. Piliin ang titik ng tamang sagot sa kahon. Mga pagpipilian: A, hindi tanging ngalan. B, pangalan ng buwan. C, tanging ngalan ng tao. D, pamagat ng kuwento. E, unahan ng pangungusap. Una, ang mga bata ay naglalaro. Tamang sagot sa unang bilang ay titik E, unahan ng pangungusap. Pangalawa, ang bahaghari. Tama! Ang tamang sagot mo sa bilang dalawa ay titik D, pamagat ng kwento. Pangatlo, kalaro. Magaling! Ang tamang sagot sa bilang tatlo ay titik A, hindi tanging ngalan. Ika-apat, Agosto. Tama ulit! Ang tamang sagot sa bilang apat ay titik B, pangalan ng buwan. Ika-lima, Elsa. Napakagaling! Ang tamang sagot sa bilang lima ay titik C, tanging ngalan ng tao. Palakpakan ang sarili dahil tama lahat ang sagot mo. Yay! Isa pang gawain ang ibibigay ko sa iyo. Tingnan natin kung kaya mo ito. Tukuyin ang gamit ng malaki at maliit na letra na may kulay. Piliin ang titik ng tamang sagot. Una, malakas ang ulan. Ano ang gamit sa malaking titik na M? A,
ginagamit sa pamagat ng kwento. B. Ginagamit sa unahan ng pangungusap. C. Ginagamit sa pangalan ng tao. D. Ginagamit sa pamagat ng palabas. Magaling! Ang tamang sagot sa bilang isa ay titik B. Ginagamit sa unahan ng pangungusap. Ikalawa, Oktobre. Ano ang gamit sa malaking titik O sa salita na Oktobre? A. Ginagamit sa pamagat ng palabas. B. Ginagamit sa pamagat ng kwento. C. Ginagamit sa ngalan ng buwan. D. Ginagamit sa ngalan ng araw. Tama! Ang tamang sagot sa bilang dalawa ay titik C. Ginagamit sa ngalan ng buwan. Ikatlo, Manika. Ano ang gamit sa maliit na litrang M sa salitang manika? A. Ginagamit sa pamagat ng aklat. B. Ginagamit sa pamagat ng palabas. C. Ginagamit sa pangalan ng tao. D. Ginagamit sa di tiyak na ngalan ng bagay. Tumpak! Ang tamang sagot sa bilang tatlo ay titik D. Ginagamit sa di tiyak na ngalan ng bagay. Ika-apat, Filipino 1. Ano ang gamit sa malaking letrang F sa Filipino 1? A. Ginagamit sa pamagat ng palabas. B. Ginagamit sa pangalan ng tao. C. Ginagamit sa pamagat ng aklat. D. Ginagamit sa unahan ng pangungusap. Uli. Ang tamang sagot sa bilang apat ay titik C. Ginagamit sa pamagat ng aklat. Napakahusay! Tama lahat ang iyong sagot. Binabati kita! Yay! Para mas lalong masukat ang iyong natutunan sa araling ito, sagutin mo ang karagdagang gawain na nasa hulihan ng bahagi ng module. Sikapin masagutan mo ito pagkatapos ng ating aralin ngayon. At dito nagtatapos ang aralin natin ngayong araw. Sana ay may natutunan ka. Hanggang sa muli, paalam!